Maglulunsad ng kauna-unahang Seafarers Job Fair ang Department of Migrant Workers bukas, June 28. Kaugnay niyan, kausapin natin si DMW Assistant Secretary for Pre-Employment Service, Levinson Alcantara. Magandang umaga po at welcome sa Balitang Hali. Magandang umaga po, Ka-Rafi, and magandang umaga po sa ating mga taga-subaybay sa Balitang Hali. Apo, gaano pong karaming trabaho at anong mga industriya ang kasali sa isasagawang job fair bukas? Dito po sa kauna-unahang Seafarers Jobs Fair natin na ilulunsad ng Department of Migrant Workers, exclusive po ito para sa ating mga mandaragat o manlalayag na job seekers. Ang mga participating pong licensed manning agencies ay mayroong mga vessels at ang mga opening sa mga vessels na ito ay passenger ships, yung traditional na vessels natin, cargo, tanker, at saka nandoon din po yung mga offshore rigs na participating bilang mga openings sa ating Seafarers Jobs Fair bukas. Mm-hmm. Ano po yung basic requirements at the proseso ng application sa first Seafarers Job Fair ng DMW? Thank you. Para po sa ating mga manlalayag na naghahanap ng mga openings, batid na po ninyo yung inyong mga basic documentation. Kayo po ay nararapat na mayroon ng passport, Seafarer's Record Book o yung tinatawag na Seaman's Book. At saka kung kayo po ay nakapila na dito sa ating mga licensed manning agencies, mayroon po dapat kayong resume na ipresenta sa kanilang mga desks. Mm-hmm. Paano po yung mga nakapag-apply na? For example, at naghihintay na lamang ng tawag, pwede hong mag-apply pa rin ba sa inyo? Paano ba yan? Sir Rafi, ang mga participating na manning agencies po dito ay higit kumulang na 25 manning agencies. Mm-hmm. So doon po sa mga nag-apply na, maaari din po siguro silang mag-apply pa sa ibang mga manning agencies. Subalit kung ang kanila pong mga dokumento ay natanggap na ito, ang ibig sabihin po nito ay for crewing na sila. So mm-hmm. Antay-antay na lang po yung mga natanggap na ang mga papeles doon sa mga previous nilang applications. Mm-hmm. Ganong karaming job seekers po kaya inyong inaasahan na bukas? At nakabawi na ho ba itong industriya matapos itong pandemya? Good question, Sir Rafi. Kumpara sa land-based na sector, ang sea-based naman po na ating inaayudahan ngayon ay medyo mas mabilis ang recovery sa pagde-deploy ng ating mga workers dahil nga po sa global yung demand. Mm-hmm. At itinuturing nating essential na mga workers ang mga seafarers kahit pa man nung panahon ng pandemic. Kaya ang inaasahan na lang po natin ngayon ay malampasan natin yung 2022 levels ng deployment natin at makapag-provide pa po ng better opportunities para sa ating mga seafarers na naantala yung deployment noong panahon ng pandemya. Mm-hmm. At kumusta po yung effort ng DMW na sugpuin yung mga illegal recruiters naman? Actually, isa po ito sa mga steps natin para doon po sa mga informal na nagsisik ng mga employment nila sa mga platform at sa kung saan sa ang sulok o tabing daan ay dito na lamang po mismo sa tahanan ng OFW kayo maghanap ng lisensyadong mga manning agencies at mga registered na job orders para sa inyo. Mm-hmm. At lumaki ho ba yung demand para sa mga Pinoy seafarers ngayon at nalusot na natin yung nakaambasa ng pagban sa atin sa Europa? Ito po yung ating tinatawag na recovery strategy matapos po tayong sumailalim sa masusing panunuri ng EMSA at iba pang mga certifying na bodies. Ito po yung isa sa paraan natin para matulungan yung ating mga manning agencies na makabawi at doon din po sa ating mga seafarers upang mabigyan ng magandang pangalan yung kakayahan at abilidad ng ating mga manlalayag na Pilipino. Mm-hmm. And finally po, ano pong paalala nyo sa ating mga job seekers para sa chansang ma-hire on the spot? Ang hiring on the spot po para sa mga seafarers ay posible kung kayo po ay may sapat na kakayahan at experience. Subalit kung salat pa po sa ganitong experience at kakayahan, kayo naman po ay aalalayan ng Department of Migrant Workers para inyo pong makuha yung kauna-unahan ninyong posisyon sa pagsampa sa barko. Sige po, maraming salamat po at good luck po sa job fair bukas. Thank you po sa pagkakataon. Si Asik Levinson Alcantara ng Department of Migrant Workers.
Maging updated po sa mga maiinit na balita. Maaaring mapanood ang Balitang Hali at ang iba pang award-winning newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.